Kaya kung halimbawa ikukumpara mo natin sa Metro Manila, ililista natin kung ano yung mga bahan sa Metro Manila since time ni Marcos, ay talagang talo po ang Zamboanga City. Okay, natitiyak ko sa inyo, talo ang Zamboanga City. Kaya sa Plaza Miranda pa lang, ilang ang namatay sa Plaza Miranda. Pero siguro yung mga bagong kabataan ngayon, nagkakalimutan nila na hindi na sila aware tungkol sa nangyari sa bombahan sa Plaza Miranda noon. Okay, doon pa lang italo na yung Zamboanga City. Kasi wala pong nangyari yung bombahan na ganung kalaki sa Zamboanga City. Up, mga katabi, at ngayong araw na to ay may bagong topic po tayong pag-uusapan. Well, actual hindi naman to bagong topic talaga, okay? Parang reaction video lang po ito. Reaction video lang po ito sa isang vlog na nabasa ko tungkol sa Zamboanga City, which is parang talagang kumbaga sila yung dahilan kung bakit natatakot yung mga tao ng dahil sa mga post nila, okay? Hindi ko lang alam kung halimbawa kung bakit nila pinost yun, kasi unang-una pinost po nila yun nung nagkaroon ng sa Hulosulo, okay? Sa Hulosulo, yung simbahan nga, okay, pinansabog. Tapos nagkaroon din ng parang granada inihagis sa may mosque, which is clearly na may kumbaga politically motivated po yun. Ibig sabihin, may gustong pag-aawayin yung Muslim at Kristiyano dito sa Zamboanga City. Okay, yung nga yung dalawang granada ang sumabog sa may mosque. So yun nga doon, that's the time na sinulat po nila yung vlog na to. Okay? Ang vlog na po yun ay yung parang in Zamboanga City, parang title po ng vlog na yun ay in Zamboanga City since 2000 daw. Okay, ganun ang title. In Zamboanga City since 2000. Pero parang pinapalabas po nila na halos every year ay may dito sa Zamboanga City, which is nung nabasa ko po yung vlog na yun ay medyo nakakadismaya at medyo parang nakakatawa rin at the same time. Kasi unang-una nung nilista nila po yung in Zamboanga City, which is yung mga situation po na inililista nila doon, ay puro mga isolated incidents, okay? Eh pati kata mga pagsabog ng mga triangle, okay, nung New Year ay inililista nila doon sa kumbaga parang nag-research talaga sila ng kakarampot na incident dito sa Zamboanga City. Yun ang kumbaga kinumpile nila para lalabas talaga na napakaraming bombing dito sa Zamboanga City. Okay, by the way, ang nag-post po nun ay hindi na natin babanggitin, okay, kayo lang yung bahalang mag-search nun na may sound po na Rackler. Okay, Rackler ang kanilang, okay, ipapangalan na lang natin na Rackler ang vlog na yun. So kayo na po ang bahalang tumunog kung ano yung katunog nun. So yun nga, isinulat nila doon na aming gawin sa Zamboanga City since 2000. Tapos yung sa listahan naman nila ay puro mga isolated incidents. Ibig sabihin, may mga estudyante yung nag-aaway, naghagisan ng triangle, ay inilista nila doon. Tapos may mga nag-aaway na magkapitbahay, naghagisan ng mga dynamite, ng mga fishing dynamite, ay inilista rin nila doon. Which is nakakatawa nga, kasi unang-una kakarampot lang yung listahan nila ay yung pa yung nilagay nila doon. Kaya nung isang araw po, okay, may isang professional basketball player po nakapunta dito. Nagtaka talaga ako kung bakit sinabi niya, okay, bakit nasabi niya na, sabi niya na, nung in-interview po siya, okay, nang in-interview siya sa TV, nakita ko pa talaga yung interview na yun, okay. Tinanong siya, anong masasabi mo tungkol sa Zamboanga City? Sabi niya, nagugulat ako kasi saan yung mga bombang sinasabi nila? Sabi nila maraming pagbobomba dito. Ganun po yung tunog niya. Parang paengot-engot siya habang ini-interview. Hindi na po natin babanggitin kung ano yung pangalan ng professional basketball player na yun.
na tinanong. Anyway, so yung nga pagkasabi niya, oh, wala palang pagbobomba. Sabi nila maraming bombahan dito, eh, wala namang pambobomba dito, wala namang gira. Ganun, eh, siguro pagka, dahil nga sa mga post ng mga kagaguhan, okay, na mga social media posting, mga social media vlog na kalokohan ang pinagsusulat, na nag-iipon lang ng kakarampot na materyales para lang makapost na maraming nagbobomba dito sa Zamboanga City, which is wala naman, okay? Pero i-challenge ko po kayo, kung halimbawa kayo yung writer, okay? Subukan niyo pong pumunta dito sa Zamboanga City pagkatapos ng COVID-19 lockdown, okay? At pamalagi po kayo ng 3 buwan dito, okay? 3 buwan, okay? Kung may incident po ng bombing dito sa Zamboanga City sa loob ng 3 buwan, ay ibibigay ko po sa inyo ang motor ko, okay? Ibigay ko po sa inyo ang motor ko at hintun ako sa pagmumoto vlog, okay? Basta yun lang ang gagawin ninyo. Mamalagi kayo ng 3 months lang, okay? Antayin nyo kung mayroong incident ng bombing dito sa Zamboanga City. At natitiyak ko po sa inyo, sa tagal ko pong tumira dito sa Zamboanga City, well, unang-una, hindi naman po ako talaga taga Zamboanga City, okay? Hindi naman po ako talaga taga Zamboanga City, pero sa tagal ko po dito sa Zamboanga City, which is almost 20 years na, okay? Naranasan ko po ang mga minor incidents tulad nga ng mga hagisan ng granada, pero halimbawa mga 5 years, okay? 5 years yung increment, after 5 years, 2 years, 3 years, mga ganun po, which is isolated incidents, okay? Mga isolated incidents po ang tawag doon. Ibig sabihin, wala namang kinalaman, wala naman talagang masasamang tao na nagpapasabog ng Zamboanga City o nagpapasabog dito sa Zamboanga City. Tulad ng pagkasabi ko, ang challenge ko sa inyo ay mamalagi kayo dito sa Zamboanga City ng 3 months, okay? Subukan nyo lang. Kung may report kayong pagsabog dito sa loob ng 3 months, ay swerte ninyo, okay? Kasi hihinto po ako sa pagmumoto vlog kung sinasabi nyo kasinungalin ang sinasabi ko. Kasi wala naman po talagang nangyayari dito sa Zamboanga City. Puro mga isolated incidents lang. Mga bata nag-aaway, mga fraternity nag-aaway, naghahagisan ng granada, or yun nga yung politically motivated na granada na may gusto lang pag-awayin ng Muslim or Christian, mga ganun po. Which is talagang naiintindihan natin kasi eh, kung may plano naman po magbomba ng ganun, hagisan ng granada or whatever, ay talagang politically motivated po yun. Which is, kumbaga talagang hindi naman natin dapat na isusulat yung mga ganun. Kasi isolated incident naman siya. Okay? So, yun po ang medyo reaction natin tungkol dun sa vlog na yun. Sa vlog pala, okay, vlog. Hindi pala vlog yun, vlog, okay? Vlog as in B-L-O-G. Which means, kumbaga parang report, okay, parang online report. Tulad ng pagkasabi ko ay kakarampot lang yung kanilang source, ay inilista talaga nila. So yun nga mga katubay, ang ating kumbaga reaction video tungkol sa vlog na yun, which is talagang parang kumbaga parang niyurakan lang nila ang imahe ng Zamboanga City na maraming daw ganito ganyan, okay, which is hindi naman po totoo. Tulad ng pagkasabi ko, lahat ng isinulat nila doon ay puro mga isolated incidents. Mga isolated incidents, okay? Mga pag-aaway, mga personal na away, okay, mga politically motivated na pambobomba, which is napakalayo po ng agwat. Napakalayo ng kumbaga, anong tinatawag doon? Ng increment. Ibig sabihin, ang isang 1 year ganito nang may nangyaring bombahan o may binato na granada. 1 year may binalak na triangle. O yun po ang mga pinagsusulat nila, nakakarampot lang nga ng sources na nakuha nila, yun ang sinusulat nila doon, which is nakakadismaya. Okay, pero kung halimbawa ikukumpara mo natin sa Metro Manila, ililista natin kung ano yung mga bahan sa Metro Manila since time ni Marcos, ay talagang talo po ang Zamboanga City, okay? Natitiyak ko sa inyo, talo ang Zamboanga City. Okay, sa Plaza Miranda pa lang ilang namatay sa Plaza Miranda. At siguro yung mga bagong kabataan ngayon, nagkakalimutan nila na hindi na sila aware tungkol sa nangyari sa bombahan sa Plaza Miranda noon. Okay, doon pa lang, talo na yung Zamboanga City.
Kasi wala pong nangyari yung na ganung kalaki sa Zamboanga City. Sa Plaza Miranda po yun, okay? Sa time ni Marcos. I-research nyo lang. So tulad nga ng pagkasabi ko, kung ililista natin yung in Metro Manila, yung totoong talaga, pati yung isolated incidents, ay talo po yung Zamboanga City. Mga isolated incidents nga, mga ordinaryong krimen na nangyayari na involved ng or involved na granada or whatever, ay napakarami din pong nangyayari ganun kahit na sa anong lugar. So yun po ang ating reaction video, mga katubi. Okay? Kaya kung halimbawa may magsasabi po sa inyo na maraming bombahan dito sa Zamboanga City, well, huwag na huwag po kayong maniniwala dun. Okay? Kasi kumbaga sabi nga nila ay 100% lies, 10% truth. Parang ganun lang. Ang truth lang dun ay may nga sa Zamboanga City. Pero ang totoo, eh mga isolated incident naman ng mga f***ing na yun. Eh, hindi naman dapat na ikakabahala kasi lahat naman ng lugar dito sa Zamboanga City ay may nangyaring ganun. Okay? So yun nga, tulad ng pagkasabi ko, mga katabi, kung nakakabasa po tayo ng mga vlog, ay huwag na huwag kayo basta-basta maniniwala na lang. Tulad nga ng nangyari dun sa basketballistang in-interview nga nakapunta dito sa Zamboanga. Tulad ng pagkasabi ko, parang iengot-engot siya ng interview. Naghahanap siya ng pambubomba kung saan daw yung bombahan dito, which is wala naman. Kasi siguro nabasa niya yung post ng Rackler na yon, post ng vlog na Rackler na yon, na maraming bombahan daw sa Zamboanga City or since 2020, which is kahit na pambubomba ng pagsabog ng triangle ay inilista nila doon. Pag-aaway ng mga magkapitbahay, siguro inilista nila doon. Parang dadadami yung content nila tungkol sa b**** sa Zamboanga City. Okay? So, yung nga mga katabi. At hanggang sa muli po, at thanks for watching.